Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Malakias. Tandaan niyo, darating ang araw na lilipulin ko ang mga palalo at masatama. Sa araw na iyon, matutupok silang gaya ng dayani at walang matitira sa kanila. Sabi ng Panginoon. Ngunit kayo na sumusunod sa akin ay iniligtas ko at pagdadalhin ng aking kapangyarihan na lulutog sa inyo gaya ng sinag ng araw. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poong bukod ay darating taglay katarungan natin. Poong bukod ay darating taglay katarungan natin. Sa sali ng mga lira, iparuligya ang tukto, ang Panginoon purihin ng tugtugin malito. Tugtugin din ang trompeta na kasalo ang pagbuli. Magbuli tayo sa harap ng Panginoon siyang hari. Buong bukong ay darating, taglay kasarungan na. Tumingay ka, karagatan, at lahat ng lumalangoy. Tumawi ang daigdigan at lahat ng naroon. Tumugon sa palakpakan, kabiyaong kalaliman. Tumawid din nagagala ang lahat ng kabundukan. Buong bukong ay darating, taglay katarungan na. Sa harap ng Panginoon, masaya tayo tumawid, pagkat siya'y dumarating, magahari sa daigdig. Buong bukong ay darating, taglay katarungan na. Panginoon siyang buhukong, tanang sa kanya'y lalapit. Taglay niya'y katarungan at paghatol na matuloy. Buong bukong ay darating, taglay katarungan na. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Mga kapatid, alam naman ninyo na dapat ninyong tularan ang aming ginawa. Hindi kami kanyang magtrabaho nang kami nalanta. Hindi kami tumanggap ng anumang bagay sa himan nang hindi namin binabayaran. Nagtagal kami araw-gabi upang hindi maging pasan ng sino man sa inyo. Ginawa namin ito hindi dahil sa wala kami karapatan maghintay ng inyong tulong, kundi upang kayo'y bigyan ng halimbawa dapat sundan. Nagkasama pa ninyo kami. Ito ang tagubilin ginibay namin sa inyo. Huwag ninyong paano ang sino mang ayaw gumawa. Binanggit namin ito sapagkat nabalitaan namin may ilan sa inyo na ayaw magtrabaho at walang inaasukat kundi ng imato sa buhay ng pagbuhay. Sa pangalan ng Panginoon Jesus Cristo, mahihilig namin ipinagtatagubilin sa mga tao ito na sila'y maghanap buhay at mamuhay na maayos.
ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat para sa Aliluya at magbigalang sa mabuting sinabi ni Jesus, darating ang panahong lahat ng nakikita ninyo niyan ay iguguho. Walang batong ipitira sa ibabaw ng kapwa bato. Tinanong nila si Jesus, Guro, kailan po ito mangyayari? At ano ang magiging palatandaan na ito ay magaganap na? Sumagot siya, mag-ingat kayo at ang hindi maibigaw ninuman, sapagkat marami ang darating sa aking pangalan na magsasabi, Ako ang Mesiyas, at dumating na ang panahon. Huwag kayong isusunod sa kanila, huwag kayong mabagabag. Kung makabalita kayo ng mga digmaan at mga himagsikan, dapat mangyari ang mga ito. Ngunit hindi darating karakaraka ang wakas. At sinabi pa niya, makikipagdigma ang bansa laban sa kapwa-bansa at ang kaharian sa kapwa-kaharian. Magkakaroon ng malalakas na lindol, magkakagutom at magkakasalot sa iba't ibang dako. May lilitaw ng mga kilakilabot na bagay at mga kagilagilala sa tanda buhat sa langit. Ngunit bago mangyari ang lahat ng ito, darapin kayo at uusigin. Kayo ay dadalhin sa mga sinagoga upang bitisin at ipapilaggo. At dahil sa akin, ay ihaharap kayo sa mga hari at mga gobernador. Ito ang pagkakataon ninyo upang magpatotoo tungkol sa akin. Ipanatag ninyo ang inyong kalooban. Huwag kayong mababalita tungkol sa pagkatanggol sa inyong sarili, sapagkat bibigyan ko kayo ng katalinuhan at ng pananalitang hindi kayang tutulan o pabaloanan ng sinuman sa inyong mga kaaway. Ipagkakanuno kayo ng inyong mga magulang, mga kapatid, mga kamag-anak at mga kaibigan, at ipapapatay ang ilan sa inyo. Kapupuotan kayo ng lahat dahil sa akin, ngunit hindi mawawala ni isang hidlang ng inyong buhok. Sa inyong pagkitiis, ay tatamuhin ninyo ang buhay na walang hanggan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Kristo. Kapag binabasa ko itong Ebanghelyo, parang hindi mabuting balita. Ang nakakatakot. Kasi ang pinag-uusapan dito ng Panginoon ay ang paghuhukom o yung pwede natin sabihin paggunaw ng mundo. No? Maaaring ito ay mangyari na tayong lahat ay sabay-sabay nahaharap sa Diyos o maaaring ito yung sandali ng ating kamatayan.
Kung kaya't ang kanyang binibigay na mensahe na siguradong darating ang paghuhukom, kung kaya tayo ay dapat maging handa. Nagsimula ito dahil itong mga tao doon sa templo, hangang-hanga doon sa mga palamuti, sa mga ginto o anumang mga bato na nakalagay doon. At halos tambahin nila yung ganda ng templo. Kaya sinabi ng Panginoon, nako, sabi niya, darating ang tanong, pati yan, mawawala. Kaya huwag niyo masyadong bigyan ng halaga, bagkus ay bigyan ng halaga yung paghahanda sa pagdating ng Panginoon. Itong pagdating na ito ay sanhi ng hindi magandang kalagayan ng tao. No? Kung ating papakasin, tatlong beses na itong nangyari. Noong una yung panahon ni Noe, kung saan ang mga tao ay sukdulan ng kanilang kasalanan, kung kaya't pinasya ng Diyos na magkaroon ng baha at maraming namatay, ang natira lamang ay yung mga nakapasok doon sa arko. Sinundan ito noong panahon ni Lot doon sa Sodoma at sa Gomora, na kung saan ay takhakan din ang sama ng tao. Ang mga lalaki sa kapwa-lalaki, pangangalunya, pagnanakaw, pag-inom, pagpatay, lahat yan. At naging sanhi din yun ng pagpapaulan, no? Ng asupre doon sa Sodom at sa Gomora. Yung pangatlo ay hindi naman ganun kabaylente. Yung pangatlo ay yung pagdating ng Panginoong Jesus dito sa mundo. Sukdulan din ang kasamaan noon. Kaya pinasya ng Diyos na ipadala yung kanyang bultong na anak. Hindi na lilipunin ang tao, bagkos ihikayatin ang tao na magbalik loob. Kaya dumating siya isang matahimik na gabi, no? Isang banal na gabi, at lumabas, nagpahayag, at hinikayat ang tao hanggang siya'y mamatay sa krus, at manawari ay nagbago o magbago ang tao. Mahigit na 2,000 taon na yung nakakaraan. Kumusta na tayo? Para bang halos mas masama pa tayo dun sa tatlong nakaraan, di ba? Mas lumana na pa ang daigdig ngayon. Kung titingnan natin ang mga kasalanan, mga krimen, mga batas na ginagawa, mga paglapastangan, na para bang wala ng Diyos sa buhay ng maraming tao. Subalit, pinapaalala sa atin sa bawat Adbyento at kahit ngayon sa 33 linggo na, hoy, hindi habang buhay ang buhay dito sa mundo, na ang mundo ay magugunaw, na ang mundo o na tayo ay haharap sa Diyos at darating ang Panginoon. Ngayon, hinihikaya tayo na panatilihin at patatagin yung ating pananampalataya sa Diyos sa harap ng mga hamon na ito, sa harap ng parang mas nangingibabaw ang kasamaan kaysa kabutihan, sa harap na parang nawawalan ng pananampalataya ang tao. Kailangan pa rin natin magsiis, no? Yan ang sabi ng Panginoon sa bandang huli, kapupuot sa inyong pagsisiis, tatamunin ninyo ang buhay na walang hanggan. At maganda rin yung sinabi sa unang pagbasa, napaka-igse, pero ulitin ko rin, sinin nyo. Tandaan ninyo, darating ang araw na dilipunin ko ang mga palado at masasama. Sa araw na iyon, matututok silang gaya ng dayami at walang matitira sa kanila. Ngunit kayo na sumusunod sa akin ay ililigtas ko at pagagalingin ng aking kapangyarihan na lulugod sa inyo gaya ng sinag araw. Sumabuhay tayo na inaasahan na darating ang ating katapusan. At manawari pagdating noon, tayo ay matapat. Tayo ay nasa kalooban ng Diyos. O tayo ay nasa kanyang utos o nasa kanyang pabor o pagkalinga. Huwag naman yung darating na yung
paghuhong, anong gagawin mo? Kita niyo yung sabi ni San Pablo sa pangalawang pagbasa. Naimiss siya doon sa mga Kristiyano kasi although nagbili siya yung sabi, babalik. Anong ginawa nila? Nandun lang sa templo. Tumigil ng pagkatrabaho. Tinigil nila lahat. At nandun lang dasal ng dasal. Kaya ang sabi ni San Pablo, huwag niyong pakanin yung sino mang ayaw gumawa. Ang ibig niyang sabihin, let's live our lives na parang yung pala yung normal. Gumawa ng mabuti. Nang pag dumating, di dumating. Kaya yung ganyan yung nangyari sa paring tinanong ko nung sa seminaryo pa ako sa nakaupo siya, nagbabasa ng dyaryo. Sabi ko, Father, paano ko kung magugulang ng mundo sa loob ng isang oras? Anong gagawin niyo? Di nagbabasa na lang siya ng dyaryo. Pimigil lang pagbabasa sa seminaryo na ako. Eh di magbabasa pa rin ako ng dyaryo. Ano siya? Ikaw ako. Ibig sabihin, handa na siya. So tayo, halimbawa, kung mamayang alas 8, magugulang ng mundo, anong gagawin niyo? Baka wala na kayo dito, baka umuwi na kayo kung baka yun. Pero di ba, malinaw sinabi ng Panginoon, yung nasa bukit, hindi na siya makaka-uwi. Yung nasa bubong, hindi na siya makakababa. You will have no time. Mangyayari yan sa isang isap mata. Kaya, ang lesson, laging handa. Dapat tayong nagpupulsigi sa pananampalataya. Para dumating man yan, anumang araw, anumang panahon, tayo ay handang welcoming o harapin ang kapalaran yon. Siguro, maganda yung tanong, bakit kaya ayaw takda ng Diyos kung kailan? Ano na kasi pag sinakda ng Diyos kung kailan, ano ba ugali natin bilang tao? Naghahanda lang tayo pag malapit na. Eh, hindi naman ganun kadali yung paghahanda. No? Parang yung magtetest. No? Magtetest. Ay, panalangin nga pala natin yung magbabar exam. Ano? Bukas. Ipag-ikalawang linggo ng pag-bar exam. Anyway, parang magsusulit, di ba? Nag-review lang tayo the night before kung kailan nandiyan na. O kaya, pagpasok sa school, pag sinabi ng professor, okay, surprise quiz. Surprise talaga. Ano? Pero, actually, yung taong laging nag-aaral, hindi siya masusurprise. At ganun din sa atin bilang mga Christian. Kung tayo ay laging handa, anumang oras, dumating ka. Kung anong ginagawa, ituloy. Kasi nga, wala namang magagawa. Pangalawa, handa ka na.